Here's some ingredients: potato, carrots, leek, heavy cream, white pepper, tarragon, mushroom, rosemary. So ito naman yung chicken stock natin. Meron tayong carrots, onion, and leeks and chicken bones. So papakuluan lang natin siya ng 15 minutes para makuha natin yung flavor. So ngayon naman ipe-prepare naman natin ang carrots at ang onion leeks para sa toppings natin mamaya. So hayaan lang natin siya na ma-fried until it brown yung onion leek natin at ang carrots natin. And wait until golden brown and the leeks and carrots and set aside. So ngayon naman nagpapakulo tayo ng patatas para sa sauce natin mamaya. So now I prepare chicken breast skin on. Season it with salt and pepper and mixture of rosemary and tarragon. Coat the chicken breast to rosemary. So now I prepare to cook the chicken breast skin on. So nasa ilalim yung skin ng breast natin. So hayaan lang natin siyang ma-fried. So after maluto ng back to back ng chicken breast natin, lagyan natin siya ng butter. At i-add na rin natin ang mushroom natin. And i-mix lang natin and lagyan natin ng butter or yung sauce yung top ng chicken breast natin para magkaroon siya ng lasa o mixture. So after a minute, pwede na natin ilagay yung sabaw ng chicken stock natin na ginawa kanina. At ihalo lang natin siya na ma-spread yung lasa niya. So habang niluluto natin siya, magpe-prepare naman tayo ng celery with flour or cornstarch. Now, lagyan lang natin siya ng half of water and mix natin siya hanggang sa ma-spread na. So now we can add yung celery natin sa niluto natin and mix well until na medyo na lumapot na siya. So habang niluluto pa rin natin yung sa chicken breast natin, magpe-prepare naman tayo ng sauce natin with potato and heavy cream. So maglalagay tayo ng 5 tablespoons. And mix lang natin siya saglit. And lagyan natin siya ng butter para magkaroon siya na kahit paano ng kulay at lasa. Ngayon, tapos na natin lutuin yun sa chicken breast natin.
Hiwain lang natin siya sa gitna para sa ating plating. So now we can add yung sauce na ginawa natin kanina, both side for our plating. Together with the fried carrots and leeks na ginawa natin kanina while preparing. So ngayon naman, isasama naman natin yung sauce na kasama ng breast natin kanina. So maglagay tayo muna ng mushroom both side and tsaka tayo maglagay ng ibang sauce sa paligid para sa plating natin. And here's the finished product.